kapatid! On the way kami ngayon sa Mountainside Beach Resort. Anong gagawin nyo dun? Magka-camping! Yan! First ever camping trip ng photographers. Wish us luck! Meron kami ditong tent! Sponsored by Carl Rai Turco. Na-sponsor din itong GoPro. Thank you so much. Gusto ko rin pasalamatan nga pala. Chupusit! Pinabawon ng kaming malupit na malupit. Makikita nyo mamaya. Okay, susutin namin yun. Lulutuin namin. Kasi, this will be a 3-day, 2-night vlog, Ohanep. So, sinagad-sagad na namin. Total, wala naman kayong mga ginagawa. Meron naman kami ditong med-cert. Brought to you by Doc Tino, di ba? Daming libre, pre. Sa vlog natin eh, puro tropa-tropa lang. Dito tayo ngayon sa Tagaytay. Yung una kasing karinder yung hinintuan namin. According to the owner. Sir, hindi po namin kayo siserba ng kaping barako kung hindi po kayo order ng meal. Ikakakain lang namin. So, di nilayasan namin. And so, meron kami nakita dito. Baka okay. Mausdas pa ba? So, check it out muna namin kung may kape ha. Kasi talagang kaping-kape na kami. Well, sabi nga nila may plano si Lord, di ba? Ngayon nandito kami sa Jorgensen's Bistro. Napakaganda. Diyos ko po. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman yung lugar na pinagkakapehan namin ngayon. Oh. Oh. Ha? Oh. Kaping ba? Ano? Brewed coffee. Napakamura lang. Oh. Chenjay. And si ma'am, sorry. Ma'am Therese. Hi. Hello po. Hi, Nip. I was the one who made this recipe. I changed the concept. Oh! Yeah. This is my name. Mystery. Ah, kaya Jorgensen. Itong establishment nila dito, kaka-open lang 4 months ago. So, malamang di pa kayo nakapunta rito. Check it out. First coffee of the camping trip. Para sa inyo. Para sa inyo. And gusto kayo pakilala sa husband ni Ma'am Therese. Ayan. Hello, Mon. And your name? Mon. Mon. Yep. Nice to meet you, sir. Nice to meet you, thank too. Thank you for coming to our little business. Kung nasa Tagaytay kayo, naghanap ko yung kape. Masarap. Presko, chill, at maganda ang view. Maganda ang view. Ano? Ang ito si Andy. Mukhang nag-enjoy. And dito na kayo. Okay, Jorgensen's place. Jorgensen's Bistro. This guy just stopped. He was driving, right? So we got kicked out of that stupid place. And we were driving here. And he was like, he just stopped. Maybe they have coffee. Okay, sabi ko, they probably have coffee. And yes, the perfect coffee to start our camping trip. And we're about to leave. I just want to stay here. This place is so comfortable. Finally, we arrived dito sa Mountainside Beach Resort. So, Heavenside Beach Resort ng pangalan niya, pinalitan recently. Ito sa Facebook. So, kaya pala siya Mountainside / ngayon nga, Heavenside na. Gawa nung... Ayan yung... Ayan, merong mountain dun. San Diego, California. Welcome to San Diego. Hopefully, solid siya. Ayan, so nandito na kami. Meron kaming tent. Siyempre, camera. Ang klaseng beach hanap mo sa buhay. Ayan. Ang tanong. Beach? Ano gusto? White sand? Ano? Nalak. Bakit? White. Problema na yun. Tara, pasok kayo sa beach namin. Ten. Ay, put. Jurassic Park yun na team, ha. Yari tayo sa ano, copyright. Ito yung beach. Bro, idikit na lang natin yun. Gusto mo? Ayan, so meron kami dalawang tent. So, sa mga ano dyan, expert campers, pasensya na, first time namin magka-company, wala nga kaming dalang tent mat. Ewan ko sa MJ ko, meron. Wala. Ayun, nagtalisiko yan, galing. Anak na. Yan yung poles. So, tapos tayo magkatabi, bro. Iyayakapin ako pag nilamig ako. Tut! Yeah, malaking tent. Again, this tent is brought to you by
Sir Carl Ray Turco. A big shout out kay Ray, kay Papa Ray. Thank you so much. Pati itong GoPro natin, thank you so much. Ayun na, siniset up na. Ito yung mga dala namin. Maraming lutuhan. Ayan, cute. Siyempre, ito kanina, yan yung mga laman yan. Itong lutuhan, mga dried. Meron kami biniling bin para feeling pro campers. And dito, siyempre butane para dito sa lutuhan natin. And ito yung lutuhan, sinetap ni Victor dyan. Ayan, maraming dalang inita ng tubig. And meron kaming dalang, ayan, mag-brew kami ng kape. Yung kape, somewhere dyan. Go. Okay. Alam ko na yung ginagawa mo kuya, yung time lapse yun eh. Pero again, syempre, fini-feature nga natin dito is itong ating Sigma 1020mm DCH-SM F4 to 5.6. So bakit yan kuya fini-feature mo? Kasi ito pong lens na to, itong particular ultra-wide angle lens na to, mura. Again, time lapse dito. So, Kuya Mon, finally, settings po ng timelapse mo. Okay, ganito ako mag-setup ng timelapse dito sa D7500. Una, tatama mo muna yung picture. Okay, punta ka muna sa picture mode, tama mo na yung settings mo doon. Pag okay na sa'yo yung exposure mo, okay, usually, pag landscape ako, F8, lalo na ganito, maliwanag pa. And then shutter speed. So, okay ka na doon. So, Kuya Mon, paano po yung setup mo sa intervalometer or doon sa ano mo, sa timelapse video mo? Okay, so pupunta ako sa timelapse video. Shooting interval photos. So interval photos kasi interval siya, it's shooting every. Ngayon ang setup ko, ang basic setup ko, para hindi sobrang bilis ng kilos ng mga tina-timelapse nyo at hindi sobrang bagal, 3 seconds. Okay, so pag shot niya pack, 3 seconds pack, yun yung lapse ko. Okay, mag-timelapse sana ako ng sunset, kailan nagtago siya, so hindi pong ganda. I'll try to do ano na lang, siguro I'll try to shoot slow shutter na photos, tingnan natin yung effect. At ayan yung long exposure natin ng dagat, konting seascape, and meron din tayong sunset. At napagbigyan din ako makapag-shoot ng timelapse. Ayan, timelapse ng sunset dito. Napakaganda din ng timelapse dito ng sunset, ha. So lumubog na yung araw, gutom na kami, oras na mag-bonfire at magluto. Okay, so sineset-up namin yung bonfire. So mag-bonfire 101 tayo with Kuya Ninja. Ninja, an explanation natin dyan sa pinaghuhukay niyong yan. Una sa lahat, lilibing natin dyan kayo. Si Torjak. Ang kailangan natin gawin is mag-create ng space. And minsan talaga, kailangan lang ng space ng isang tao sa buhay nila. So, okay. Next. Kailangan ng space. Ang menu namin ngayong gabi, beef sukiyaki hanip. Ayan, beef sukiyaki. Yun yung nagpapa-special din sa mga ganitong trip eh, yung menu. So yun, nagawa kami beef sukiyaki. Tapos yun nga, yung na-score ni Torja kanina na 250 isang kilong dalagang bukid, iihawin namin dito, campfire style, tuhog-tuhog style, o diba? Ayan, so check it out natin si Torjak TV kung kamusta na yung ating iihawing isda. Ano? Okay. Bro, anong isda yan, bro? Dalaga. Fresh dalaga. Dalagang bukid. Yeah. Yan lang dalagang kaya mong tuhugin. So, salt pepper lang, no? Good luck dun sa pagtutuhog mo. Mm. Praktisado ka ba tumuhog? Siyempre, Torjakan siya. So, anong option natin kung wala tayong lighter? Posporo option. 2 piso sa tindahan. Yung ano, magtatanga, ano yung source of light nyo? Video light. Ayun, no? That's how you be a man! Build fire! Uga uga! Fire! I make fire! Fire uga uga! Naging primitive yung mga gago. Yan. Nahihirapan siya kasi nakahubad. Tip number 2. Huwag gumawa ang bonfire nakahubad. Kasi hindi siya makalapit. Tinan mo, problemado. Ayun, no? Tinan mo, paikot-ikot. Agil lang yan. Oh, yan, oh. May dalang pala. May dalang pala. Huga! Huga! Huga!
Naging primitive man ang buhay. Hindi na ako tapit. Hindi makalapit. Nanay ko! Hindi makalapit sa apoy. So yan, para makita nyo from afar yung aming, ano dito, aming setup. Ayan. Ayan na kami. Andun. Ayun yung tent. Ito yung, this is a free cottage. Care of a mountainside beach resort. Or now known as Heavenside Beach Resort. Okay. Ayun si NJ, with delight yan. So, amin tumbong areyang to ngayong gabi. Nakakatuwa naman. Ay, kami lang yung guest. Para may naka-private beach. Feeling! Ayun na, na-tame na nung ano, mountain man yung... na-tame na nung mountain man yung apoy. Okay. Meron tayong maliit na table. So ito, natuwa na to. Lazada to. 150. Promise. Ande, 250 naman pala. Naga tayo yung beef sukiyaki. So another tip sa campers dyan, yung mga gulay nyo ng bawang sibuyas, i-pre-chop nyo na. Chop nyo na sa bahay nyo. Kasi kung dito pa kayo mag-chop, bad trip. Kuya Mon, ano yan? Yan. Yan po yung beef. Yan yung bida nitong beef sukiyaki. Ano? So yan. Pa-fry natin yan para lumabas yung beef fat nyo. So, season natin siya. Ayan. So, ito. Mga asin namin, paminta, lahat nasa maliliit na container. So, madali. Buhay. Asin. Pwede natin lakasan ako eh. Naging cooking show yung photographer sa puta. Taktan muna natin siya. At na. Okay. Alright. Siyempre, ready natin yung tampo loops na na-score natin sa bangkero sa mga isda. 250 lang, grabe oh, dalagang bukid. 1 kilo. Grabe, ang dami. Kung sa Manila to, nasa 400 na siguro. Tapos may bonus pa. So ayan, pang ihaw. So dapat fresh. So yan, nilagay na namin yung tofu tapos yung enoki mushroom dito sa ating beef stew, okay? So ito na yung sukiyaki natin. Nagfag! Nakatuloy na ito, grabe! Fresh yung isda namin, sarap! Sarap, grabe! Siyempre, tagay! Yun oh! Hop. Cheers. Nasaan cheers mo? To. Cheers. Mga gama sa alam. Kuya Mon, ba't lagi lang saan may apple? Pakinyo ba? So, ayan na yung beef sukiyaki. Merong enoki mushroom, beef, and syempre tofu. Ayan na siya, man. So, taste test tayo, no? Mainit eh. Kakapaso-paso nga ako. Enoki mushroom. Sarap. Sarap. Next. Teka. Yung tofu kasi, teka sa baba, bawasan natin sa baba. Para matatapon. Tabaliin muna natin siya. Adurugin muna kasi napakainit ng loob. Ayan. Yung ating tofu. Mainit din. Approve. Siyempre, lastly. Yung beef, no? Iman natin yung beef. Yung beef. Alright. Cooking show na ba photographers? Food travel vlog na. Okay. Ay, hindi pala nakaret. Parap. Solid. Beef sukiyaki. Ala, photographers. Subscribe na. Ayan, simpleng kainan, simpleng kwentuhan, kasamang totoong kaibigan, talo pang pinakamahal na restaurant.
Alright, Hanep. So, ayan. After magkainan, syempre busog na busog, bago shumatshot, eh, naglakad-lakad muna ako. At nag-decide akong kunan ng time-lapse ng gabi. So, mga long exposure na time-lapse to. Mga isang mga tipong isang oras mo kukunan, ibigyan ka lang ng ilang segundong footage. Ayan. Dito sa mga footage at litrato na to, nagtatapos ang unang gabi namin dito sa Havenside Beach Resort. Okay, so tulugan na at mukhang, ayan, wasak na yung isa. Hindi nakarating sa loob ng tent niya. So, pinasok namin si Ninja sa tent niya at natulog na rin kami ni Victor. Ayan. Morning. Literally, morning. Pero sarap ng tulog ko. Well, maliban dito sa arms ko, ang sakit. Kasi nakatulog ako, nakaganito. Parang nakaganyan ako. Nakaganito ako, something. Masakit nandito. Pero sobrang solid. You get to wake up with this view. And pakita ko sa inyo. Yan. First time ko mag-camping kasi din. First time ko mag-camping sa dagat. Such a relaxing morning. Ang katamad, pero gilis na tayo, no? Kasi gutom na ako. Alright. So, syempre, coffee. Coffee! Meron tayo dyan dalang brewed coffee. Okay, so... Kilos na. Oh, ganda eh. Ah! NJ. Sleep. Nope. Buhay na yata. Halak. Halak pa. Okay, tsura. Tsura, NJ. Ayoko na. Ha? Na ako eh. Inom ulit. Pinainom ulit. Set up tayo doon. Turo ko sa inyo kung paano gamit yung microbrewer kasi meron tayong dalang coffee grounds. Ito yung... Ayan, kung makita nyo, meron kami isang dry container. Nandito lahat, ayan, gamit namin, lutuan. Ayan, so... Meron, ito, yung microbrewer or... Kung ano man tawag dito. Pang-brew talaga ito ng kape. Papakita ko sa inyo kung paano ito mamaya, ha? Ayan. At least lang may tatip. No, no caffeine pa yun. Dito to. Dito ko sa inyo. Dito lang. Yeah. And so, yung coffee dito pupunta. Yung tubig dito pupunta. Iinit siya. Aangat. Baliktad siya, no? Paangat. Ito na doon. Close mo na. Oops. Mahilig sa kape. So this goes here. Perfect. Diba? Fit na fit. And then this one goes here. Ah! Alis! Ayan, so okay na siya. Ayan, lipin niyo ah. Brewed coffee, man. Ayan. So ayan, napainit tayong tubig. Okay. Kasi concentrated to. Suka siya ito sa 2 to 3 persons. So, painit na tayong tubig. Dito. So, meron kaming kape. Meron kaming tsa. Ay, cheers na yan. Boys! Morning. Good morning, T. Mga Chinese. Yung kapwa ko, check ko sa parang niya. Ano. Sarap. So nakapagkape na.
Solid na solid. Meron pa. So nothing left to do but to cook breakfast. Yan. So bacon, eggs. Eh, yung kay Roy, kay Bora. Sa ibang lasa yun, yung kaya. Okay, so tapos na ako magluto. Meron tayong chin. Wow! We got eggs, we got bacon, we got fried rice. Ay. And so matapos mag-food trip, eh, langu yan portion na sa wakas. Cheers tayo, cheers tayo. Cheers. Yan, cheers. Liga! Babagan nyo! Pwede? Pwede yung tubig kasi clear. Black sand lang pero ano? Clear siya eh. Kita yung kamay oh. Black sand lang ilalim. Sabi kasi nila yung dagat dito, biglang nalalim daw. Kamu nakakapit si Toro. Natatakot. Ay naman! Eh parang di naman biglang lumalalim eh. Oo, oh, tinan mo. Pantay na pa! Ay, punta pa! So ito yung mountain side beach resort. Ayun yung mountain. Ayun yung mountain, ito yung site. Hey, resort. Ay, resort. Shout out Ibano Alawi. Wala tayo sa ilog ngayon, ha. Dagat-dagat muna. Tumutay sa alat-alat. Message, message. Ah, kung di man ako papalaren. Ano? Sakit ulo. Ano mo? Sige na lang, paalam na lang, may kalendaryo naman ako. Uy, ako na kayo! Ayan! Ayan! Laki na lang ulo! Ulo to! Ang laki gago! Ayan, at habang enjoy na enjoy yung tatlong bugok, eh, sumapit na naman ng dilim. So, oras na namang mag-bonfire, mag-barbecue, at magluto ng dinner. So, ano kaya ang menu natin? Alright! Ayan, pangalawang gabi na namin dito. Ayan, si Victor, ang tutuhog nung liempo. Mga klase, pakita mo naman ito sa kanila. Liempo. 300 isa. Isang stick. So, doon ulit namin yung dadaliin sa bonfire. Nakita nyo? Bilu... inaayos ni NJ. Umuulan pero hindi daw hadlang yon sabi ni Ninja. 2000 years later. So yan ano, kahit po eh medyo malakas yung ulan, wala panis kay NJ, ayun oh. May apoy na kami. Mas masarap na yung ating liempo dahil linamutak na ng kamay ni Victor. Ano? Solid yan. Solid, di ba? Ang lakas ng ulan, ha? Hanggang ngayon umuulan, nakikita nyo, nababasa sa salamin ko. Ano to, gumawa ako ng waterproof na apoy. Mayra pi-explain, pero nabili ko sa Shopee. Salamat, Shopee! Kamusta? Hilaw? Lasang dubo! Pwede to. Solid. Sarap. Pagkakapit lang. Taste test. Ang patang yung sarap na. Ito, kung yung sukiyaki kagabi, kasi yung dinner yung ginagawa namin medyo special. Para at the end of the day, reward for surviving the day. Makasurvive yun, may CR, may kuryente, may saksakan, makasurvive.
crispy squid chicharon by Chopo Set. Okay, my guys. Mmm. Beer. Ayan na. Gagawa na ng Campire. Kampayr. Hindi ako gano'ng palakas. May ano po eh. So, paano ba yan? GG na, wala mo ng timelapse ngayon. Wala naman ta timelapse, puro ulap. Maambo na naman nga. Dala ng hangin. So, GG na. Iinom kami. Maliligo. Matutulog. Bye-bye. Ang mga pabaon sa amin ni Cho Pusit. Ayan, check it out. Video, Pusit B-roll. Shoot na ako ng another time lapse dito kasi ang gustuhan ko yung yan, gumagalaw yung langit, medyo blue yung tubig. Nag-shoot tayo ng time lapse with our D7500, with our Nikon D7500 partner with the Sigma EX na 10 to 20mm UWA. Okay, this is an f4 5.6 na lens. Hindi siya 2.8 pero usually naman since ginagamit ko to for landscape and mga shoot na kailangan kitang kita ko yung background, it can push away the background kasi dahil uwa siya, dahil wide siya, so yung background nagpo-push away from our subject para ipakita talaga yung scenery. And usually ginagamit ko siya f8 pataas, 5.6 pataas, ganun. Personally maganda siyang deal for a cheap UWA lens. Okay, huwag mo siya expect na wala siyang lens distortion tulad ng ibang UWA since super mura niya. Check it out nyo. Check it out nyo online yung price nitong lens na to. Enjoy kayo. I-enjoy na namin to. This is our last day. Mag-swimming na kami. Sana gusto nyo yung episode na to. Dahil nag-enjoy kami gawin to, sana nag-enjoy rin kayo panoorin to. And sana next time, kasama na namin kayo. Okay? Alright, swimming na!